Sabi nga nila, ang totoong ugali at kulay ng iyong karelasyon ay nalalaman mo na lamang ng lubusan sa oras na kayo ay magsama na sa iisang bubong. Ngunit, paano kung iyong mapapangasawa ay ang taong may tinatagong isang nakakatakot na lihim tungkol sa kanyang katauhan at huli na ang lahat para makatakas ka sa nalalapit mong kamatayan? Tara at ating alamin ang storya ng babaeng halimaw sa likod ng maalindog nitong panglabas na kaanyuan. First Crime Story. Hello everyone, ako nga po pala si Myla at welcome sa aking channel. Sa aking channel ay isasalaysay ko ang mga true crime story na nangyayari sa buong mundo. Kung gusto niyo po ang mga ganitong kwento, ay help me to like, subscribe, and click the notification bell para updated kayo sa aking mga susunod na video. Taong 2014, ika-6 ng Nobyembre, ang kapulisan sa Mexico ay naalarma sa natagpuang parte ng katawan ng isang kaawa-awang biktima. Ito ay isang torso na nakita sa bakanting lote malapit sa labasan ng isang syudad. Ilang araw lamang ang lumipas, natagpuan naman sa iba't ibang parte ng kabisera ang mga supot na naglalaman ng kamay at hita ng biktima. At ang mas nakakilabot na katotohanan nito ay wala itong mga daliri sa kamay. Sa panahong iyon, ang lahat ay sinugurado na ang kasong ito ay gawa ng isang serial killer. Pinagbigay alam naman ng kapulisan sa lahat na ang karumal-dumal na kriminal na gumawa nito ay tila nasa paligid lamang ng nasabing lugar. Kaya pinag-iingat ang buong mamamayan para maiwasan na rin na madagdagan pa ang krimen nito. Ang grupo ng pulisya ay naghanda at sinuyod ang bawat kalye upang mahanap ang ulo at iba pang parte ng katawan ng kaawa-awang biktima. Ngunit, hindi naman natagpuan ang mga ito. Ayon sa forensic expert, napag-alaman na ang mga labi ay pagmamay-ari ng iisang tao at ng isang lalaki. Subalit, dahil walang mga daliri at ngipin, napaka-imposibleng matukoy ang pagkakakilanlan nito. Ang kwentong ito ay naganap sa North America at ang pangunahing karakter sa kwento natin ngayon ay isang residente sa Mexico City. Si Alejandra La Fuente ay inlarawang morena at may magandang hubog ng katawan. May magandang buhok at nangungusap na mga mata. Dagdag pa rito ang kanyang makapal na pilik mata. Taglay niya ang isang athletic figure na napapanatili niya sa pamamagitan ng fitness, yoga at breathing exercises. Madalas siyang makikita sa mga beauty salon, massage or spa. Sa panahon naman ng tag-init ay madalas siyang makikita sa dagat upang natural na magpatan ng kanyang balat. At kapag maulap naman ang panahon ay bumibisita siya sa tanning salons. Masasabing si Alejandra ay mahal na mahal ang kanyang sarili. At para sa kanya, ang tulad niya ang batayan ng nakakaakit na anyo ng isang babae. Si Alejandra ay maganda rin ang katayuan sa buhay. Ang kanyang ama ay si Alberto Dante, isang doktor sa siyensa at isa ring kilalang psychiatrist. Tinutulungan niya ang mga taong may problema sa mentalidad katulad ng schizophrenia at manic disorders. Hindi lang siya kilala sa kanyang mga scientific na gawain, ngunit pati na rin sa kanyang mga experiment na isinasagawa niya sa kanyang mga pasyente. Para kay Alejandra, ang kanyang ama ang kanyang idolo at gusto niya rin na maging matagumpay katulad nito. Dahil dito, si Alejandra ay nag-enroll sa isang sikat na universidad ng psychiatry at nakapagtapos na may honors sa tulong na rin ng kanyang pagpuporsige, pagiging maparaan at hindi mapapatawang katalinuhan at kasama na rin dito ang koneksyon ng kanyang ama sa larangang ito. Gayunpaman, sa hinaharap si Alejandra ay hindi nagtrabaho bilang isang psychiatrist. Mas nagustuhan niyang magtrabaho bilang psychotherapist. Dahil sa pera ng kanyang ama, ang dalaga ay nagkaroon ng lisensya at nagbukas ng kanyang opisina sa isang business center sa gitna ng kabisera. Madalas na nagiging kliyente niya rito ay ang mga babaeng katulad ng may mga eating disorder, depression, may problema sa relasyon at may mababang self-esteem. Ang mga ito ay pumupunta sa kanya para sa counseling. Si Alejandra ay tumutulong na maayos ang family problems ng kanyang mga kliyente. Ngunit, dahil sa kanyang pagkabisi sa trabaho, ay naapektuhan ito ang kanyang pribadong buhay.
Ang unang pag-aasawa ni Alejandra ay nauwi sa hiwalayan. Nagkaroon sila ng dalawang anak. Madalas daw na nasasaksihan ng kanilang mga anak ang pag-aaway ng kanilang mga magulang. Si Alejandra ay dumadaan sa problemang mentalidad at madalas niya ring mabanggit ito sa kanyang mga kaibigan. Napapansin din ng kanyang mga kaibigan kung paano nito physical na sinasaktan ang kanyang asawa kahit na siya ang babae sa relasyon. Ang kanyang asawa raw ay madalas na may kalmot sa kamay o sa liig. Gayun din, may nakapagsabi na si Alejandra ay madalas na makikitang nagagalit at may hindi magandang pag-uugali. Sa kabila ng pagkabigo sa unang relasyon ni Alejandra, ay nangangarap pa rin ito na matagpuan ang magiging kabiyak muli ng kanyang buhay. Ang lalaking magiging mabuting ama sa kanyang mga anak sa una niyang asawa. Pagkatapos maghiwalay ang dalawa, ang dati niyang mister na hindi pinangalanan ay pumupunta pa rin sa bahay ni Alejandra. Ito'y normal na gawain para sa dating mag-asawa. Dahil ang lalaki ay tumutuloy pa rin sa bahay nila tuwing weekend upang magbigay ng oras sa kanilang dalawang anak na babae at pati na rin tulungan ang dating asawa sa mga gawain nito sa bahay kung kinakailangan. Subalit walang kaalam-alam ang dati nitong asawa na ang pagbisita niyang iyon ang kanyang magiging huling pagbisita. Pinapasok siya ni Alejandra mula sa likod ng bahay dahil sira daw ang pinto sa harapan ng araw na iyon. Pumasok nga ito sa loob at sinabi ni Alejandra na ang kanilang anak ay kasalukuyang naliligo at inutusan niya ang dating asawa na pumasok sa CR. Hindi naman ito nagsuspetsya at tinungo nga ito. Napakatahimik ng paligid at walang kahit anong ingay maliban sa palabas na cartoons at tawa ng bata na nagmumula rito. Ang lalaki ay pumasok sa CR at wala namang batang naabutan sa bathtub na puno ng tubig. Nang mga sandali iyon, si Alejandra ay nakatayo sa likod ng kanyang asawa habang may bitbit na isang martilyo. Hinampas niya ito ng buong lakas sa ulo, hindi lamang isang beses, ngunit dalawang beses, na naging sanhi ng pagkabutas ng ulo nito. Kaya't hindi na nagawa nitong mailigtas pa ang kanyang sarili. Samantala, ang nakakatandang anak na babae ay kasalukuyang kakauwi lamang mula sa bahay ng kanyang kaibigan. At nasaksihan nito ang kalunos-lunos na pangyayari na talagang ikinagulat niya. Dahil sa takot, tumakbo ang anak nilang babae palabas ng bahay at tumawag ng tulong. Hindi nga nagtagal ay napansin ito ng mga kapitbahayan at agad silang tumawag sa pulisya. Agad namang inaresto si Alejandra at kinasuhan ng salang pagpatay. Si Alejandra ay pinasok sa kulungan at ilang buwang nanatili doon hanggang sa dumating ang unang araw ng kanyang paglilitis. Sa hukom ay tinanggi niya na siya ay guilty. Inihain ng kanyang lawyer ang version ng self-defense. Ayon sa kanila, ang dating mister ay nagselos nang malaman na si Alejandra di umano'y nag-uwi ng ibang lalaki sa kanyang tahanan. Dahil ito raw ay nakaapekto sa kanyang mga anak na babae at hindi raw magandang halimbawa. Noong araw ng krimen, ang pagpunta raw ng dating mister ay lingid sa kaalaman ni Alejandra. Dumaan raw ito sa likod ng pinto ng bahay dahil inaasahan nitong mahuhuli si Alejandra na may kasamang ibang lalaki. Pumasok daw ito sa loob ng CR habang naliligo siya at sinuntok siya. Sa mga oras na iyon ay pinilit umano siya makipagtalik nito dahilan upang ipagtanggol ni Alejandra ang kanyang sarili. Kung kaya't hinampas niya ito ng dalawang ulit sa ulo gamit ang isang martilyo. Taong 2021, ika-14 ng Hunyo, ibinaba ang sentensya kay Alejandra. Dahil sa mga ebidensya na ibinigay ng depensa at sa presensya na rin ng mga batang minor de edad, ay siya ay nahatulan lamang na 1 taon at 4 buwan na pagkakulong. Pero dahil ang humawak na mga lawyer ay magagaling at dahil na rin sa pera ng kanyang ama, ang kanyang sentensyang makulong sa likod ng mga rehas ay nasuspindi. At ilang buwan lang ang nakalipas, ang apila ay muling isinumite upang hinto ang kaso. Sinabi rito na ang nangyari ay isang self-defense at ang human rights activist ay humiling sa jury trial dahil nakaramdam sila ng simpatya para kay Alejandra na humaharap sa kaso bilang isang biktima na isang mapang-abusong asawa. Bilang resulta, ang korte ay muling sinuri ang kaso at dito
napawalang sala si Alejandra. Matapos siyang makalaya, si Alejandra ay nagpatuloy sa pagbibigay ng psychological counseling. Siya ay gumawa ng isang imahe bilang isang biktima ng hindi pantay na pagtrato sa kasarian na naninindigan upang ipaglaban ang karapatan ng mga kababaihan sa North America. Dahil nga dito, si Alejandra ay naging mas kilala sa mga potensyal na kliyente. Hindi rin nagtagal, nakilala niya si Alan Carrera Coa na asawa ng isa sa kanyang pasyente. Si Alan ay isang malaking Mexican na negosyante na inilarawan bilang matangkad at may magandang tindi. Siya ay anak ni Adrian Carrera Francis na dating head ng isang special services sa Central District at tumanggap na rin ng ilang parangal sa larangan ng kanyang trabaho. Hindi nagtagal, pinalawak ni Alan ang kanyang negosyo at nagtayo ito ng whole chain construction store na nagsimulang magbukas sa iba't ibang parte ng kanilang bansa. Nasabi rin na may ilang parte lang ng kanyang negosyo ang legal dahil ang iba niyang negosyo ay hindi alam ng karamihan ay konektado sa mga krimen. Sa katunayan, ang dahilan daw ng pagkatanggal ng kanyang ama sa posisyon nito ay dahil isa sa mga financial fraud ng kanyang anak ay nabunyag. Dagdag pa rito, si Alan ay may kilalang grupo ng mga kriminal na nakikibahagi sa transportasyon ng psychotropic substances sa United States. Ito ay nakabase sa lokasyon ng border ng bayan at binabantayan ng mga bayarang pulis. Si Alan ay nagkaroon na rin ng unang asawa at ito ang dati niyang kaklase na masasabing first love niya. Ito raw ay matalino, maganda at galing sa mabuting pamilya. Nagkaroon sila ng isang anak pero dahil lagi ngang abala sa trabaho at sa kanyang negosyo ay madalas wala si Alan sa bahay. Dahilan upang mauwi ang kanilang pagsasama sa pagdidiborsyo. Hindi naman ito naging madaling tanggapin para kay Alan. Kung kaya't binalot siya ng kalungkutan at bighati. Nagsimula na rin siyang palagi ang uminom ng alak upang maiwasan at maibsan ang kanyang kalungkutan. Sinubukan ni Alan ang iba't ibang paraan upang maayos ang kanyang sarili. Ito ang naging daan upang kumonsulta siya sa isang psychiatrist na si Alberto, ang ama ni Alejandra. Ang dating asawa naman ni Alan ay nahihirapan din sa diborsyong nangyari. Dahil nga si Alan lang din ang naging lalaki sa buhay niya at kahit naghiwalay na sila ay hindi niya pa rin nagawang humanap ng iba. Dahil sa kalungkutan ng dating asawa ni Alan ay nagpa siya rin itong pumunta sa psychiatrist. Pumunta nga rin siya sa parehong psychiatrist na pinuntahan ni Alan. Sinabi ni Alberto na hindi niya pwedeng pareho silang gamutin kung kaya't inirekomenda niya na lang na tumungo siya kay Alejandra at hindi niya nga ipinaalam na anak niya ito. Habang sumasailalim ang asawa ni Alan sa therapy, ay naagaw ng pansin ni Alejandra si Alan at agad siyang nagkagusto rito. Naisip niya na ganitong lalaki ang hinahanap niya na makakasama sa buhay. Dahil nga ito ay mayaman, hindi na nag-isip pa ng matagal si Alejandra. Sinabi niya sa kanyang pasyente na dalhin ang dating asawa nito para sa isa pang konsultasyon. Sinabi pa ni Alejandra na kaya nitong lutasin ang problema ng dalawa sa isang sesyon lamang at tuluyang tapusin ang ugnayan ng dating mag-asawa. Ngunit palusot niya lang pala ito para lang makita niya si Alan. Nang sinimulan nga nila ang sesyon ng therapy, nagsimula na rin ang plano nito na akitin si Alan. Matagumpay naman ang ginawa ni Alejandra at hindi nagtagal matapos ang nasabing sesyon, agad siyang niyaya ni Alan na lumabas upang magkape para pag-usapan raw ng maayos ang kanilang problema. Nagpanggap naman si Alejandra na tumatangging makipagkita sa pasyente dahil nakasaad na bawal ito sa batas etiko ng medisina. Sa kabila nito ay naganap pa rin ang kanilang pagkikita ng gabi ding iyon. Mabilis namang umikot ang relasyon ng dalawa hanggang sa nalaman ito ng dating asawa ni Alan at ikinagulat niya nga ito. Gusto niyang i-report si Alejandra sa komunidad ng mga doktor ngunit hindi niya na ito ginawa. Dagdag pa dito, dahil nga si Alejandra ay magaling na specialist, nagawa niyang kumbinsihin ang kanyang kliyente na hayaan na ang sitwasyon. Naging mabilis ang relasyon ni Alejandra at Alan dahil ilang buwan lamang matapos ang una nilang date,
ay nagdesisyon na silang magpakasal. Walang kaalam-alam si Alan sa totoong ugali ni Alejandra o sa kung ano ang rason ng paghihiwalay nila ng dati nitong asawa. Taong 2014 ng Abril, si Alan ay nagpasya na bisitahin ang kanyang magulang. At sa pagkakataon lang na iyon niya sinabi ang tungkol sa muli niyang pagpapakasal. Ang mga magulang ni Alan ay gulat na gulat nang nalaman nila ang importanteng bagay na ito. Dahil hindi man lamang nila kilala si Alejandra. Makalipas ang isang linggo matapos ang pagbisita sa kanyang magulang ay tuluyan na nga nilang nirehistro ang kanilang kasal. Ang pagsasama nilang dalawa ay naging masaya at napuno ng maraming pangarap. Ngunit hindi rin ito nagtagal. Si Alan ay mapaglihim na tao at ang personal na buhay niya kailanman ay di niya sinasabi sa kanyang mga pamilya o kaibigan. Dahil dito, ang nangyayari sa bahay nila ay walang nakakaalam. Nang makilala niya si Alejandra, si Alan ay dinistansya na ang sarili sa magulang nito. Ang ilang kaibigan ni Alan ay nagsimulang mapansin na ang asawa nito ay naging mas madalas na nervyusin. Minsan ay lumalabas ang pangit nitong pag-uugali at mabilis mawalan ng pasensya. Dahil sa madalas na pagpapakita ng hindi magandang pag-uugali ni Alejandra sa harap ng mga kaibigan ni Alan, ay nagpasya si Alan na bawasan ang pakikipagkita sa mga ito dahil sa kahihiyan. Madalas na rin mangyari ang pag-aaway ng dalawa sa bahay. At dahil nga sa problemang mental ni Alejandra, hindi lamang isang simpleng pakikipaghiwalay ang kanyang naiisip. Ngunit nakabuo na pala siya ng isang perpektong plano at ito ay kung paano niya papatayin ang kanyang asawa. Nang sandaling iyon, si Alan naman ay patuloy sa kanyang normal na pamumuhay. Wala siyang kaalam-alam na may nag-aabang na sa kanya na kahindik-hindik na katapusan. Si Alan ay bihira ding mangamusta sa kanyang pamilya, pero hindi naman siya nakakalimot sa kanilang tradisyonal na pagsasalo-salo na madalas na ginaganap ng pamilya tuwing kaarawan ng kanyang lolo. Pumunta nga siya ng araw na iyon upang umaten ng selebrasyon, ngunit sinabi ng kanyang mga magulang na ang asawa nitong si Alejandra ay hindi maaaring pumunta roon. Dahil nga dito ay mas lalong nainis si Alejandra at mas lalong naging malala ang relasyon ng dalawa. Taong 2014, ika-31 ng Oktubre, ito ang araw na huling ginamit ni Alan ang kanyang cellphone upang magpadala ng text message sa kanyang pamilya. Sinabi niya sa huling message nito na ligtas siyang nakauwi ng kanilang bahay matapos maganap ang pagsasalo-salo. Matapos daw nito ay hindi na nagparamdam si Alan na sadyang nakakapagduda dahil hindi naman ito nangyayari noon. Kilala kasi si Alan bilang isang napaka-responsable sa trabaho at dahil nga may magbubukas na bagong branch ng kanyang negosyo ay kinakailangan ang presensya ng may-ari. Walang kaalam-alam ang lahat na isa na palang kahindik-hindik na kamatayan ang sinapit ni Alan dahilan upang mawala ito. Ilang araw ang nakalipas, isinagawa na nga ni Alejandra ang malagim na plano niya para kay Alan. Matapos umuwi ni Alan noong holiday, nagkaroon ulit sila ng alitan at nagtulak kay Alejandra na gawin ang pinaplanong krimen. Nilagyan niya ng napakalakas na gamot na pampatulog ang inuming gatas ng kanyang asawa bago matulog. Nang tuluyan na nga itong makatulog, ay pinatay niya ito gamit ang unan. Nang tuluyan na nga itong bawian ng buhay, si Alejandra ay tumungo sa hardin ng gulay ng kapitbahay at kinuha ang dekuryenteng lagari upang gamitin ito sa pagputol at pagpirapiraso ng bangkay ng kanyang asawa. Pagkatapos ay isinilid niya ang mga bahagi ng katawan sa mga garbage bag at pinutol niya rin ang mga daliri nito at binunot ang mga ngipin. Dahil naisip niya na kung sakaling matagpuan ito ay madaling makikilala ang biktima gamit ang mga ito. Inilagay ni Alejandra ang lahat ng garbage bag sa maleta upang mailabas niya ang bangkay nang walang ibang maghihinala. Ngunit hindi siya nagtagumpay dahil may nakakita pala sa kanya na isang matandang kapitbahay na dumaranas ng insomnia at nanunood sa kanya mula sa bintana. Nagkaroon daw ng pagdududa ang matanda dahil alanganing oras na si Alejandra ay hindi man lamang tinutulungan ng kanyang asawa
nabuhatin ang nasabing mabigat na maleta. Dagdag pa rito, ang mga kilos nito ay kaduda-duda rin dahil patingin-tingin ito sa paligid niya. Nang gabi ring iyon, si Alejandra ay bumalik ng kanyang bahay at ilang sandali nga lamang ay nagulat na ang buong sambayanan na natagpuan na nga ang mga piraso ng bangkay ng kanyang asawa na itinapon ni Alejandra sa iba't ibang lugar upang mapagtakpan ang kanyang kriming ginawa. Upang maiwasan na rin ang pagsususpetsa sa kanya ng pamilya ni Alan, ipinaalam ni Alejandra sa mga ito na sila raw ay magbabakasyon at hindi nila makokontak si Alan sa mga oras na kanilang bakasyon. Ngunit ang lahat ng planong ito ay nasira dahil sa ama ni Alejandra. Nagsimulang tumawag si Alberto sa ama ni Alan upang tanungin kung alam ba nila kung nasaan si Alejandra. Dahil nga, hindi niya rin makontak ang kanyang anak at nag-aalala na ang mga pasyente niya dahil nga si Alejandra ay hindi na sumisipot sa kanyang mga counseling session. Ilang sandali pa, tinawagan niya uli ang ama ni Alan upang ipaalam na ang anak niyang si Alejandra ay nakita niya na at pinipilit niya nga itong bumalik sa klinik dahil nga ito ay dumaraan sa depresyon. Ito raw ay dahil sa pagtataksil ni Alan. Isang gabi, base sa testimonya ni Alejandra, kinuha niya ang cellphone ng kanyang asawa. Nakita niya rito na nakikipag-usap ito sa ilang babae sa kanyang cellphone na may mga malalaswang nilalaman. Sinabi niya rin na binubugbog, iniinsulto at pinapahiya siya nito sa lahat ng pagkakataon at wala na nga raw siyang dahilan upang maisalba pa ang kanilang kasal. Sobra naman itong ikinabahala ng pamilya ni Alan at sinubukang hanapin ang kanilang anak ngunit nabigo sila sa paghahanap dito. Dahil dito, humingi na rin sila ng tulong sa pulisya. Ang mga eksperto ng forensic ay sinubukang ikumpirma ang bangkay na natagpuan nila sa karakteristik ni Alan. Ang pagkakatulad ay nagresulta ng 100% at ang mga kamag-anak nito ay kinilala nga ang mga labi at ito nga ay napag-alamang kay Alan. Napakasakit ang pangyayaring ito sa kanyang pamilya, lalong-lalo na sa kanyang lolo. Ilang sandali matapos makumpirma, nagkasakit ito sa puso dahil nga ito'y nag-iisa niya lamang na apo. Agad naman napadala ang kapulisan ng search warrant sa bahay ni Alan at sa opisina nito. At dito, natagpuan nga nila ang isang bagong bungkal na lupa sa likod ng bahay ni Alan. Nahukay nila dito ang mga piraso ng daliri at ang mga tinanggal ng ngipin nito. Agad namang inaresto si Alejandra dahil sa bakas ng dugo na natagpuan sa mga kwarto, pati na rin ang dugo na nakita sa likod ng kanyang sasakyan at maging sa garahe. Noong una, sinubukan ni Alejandra na itanggi ang ginawa at umaasa na makakatakas pa siya sa kriming ito nang walang parusa tulad na nangyari sa una niyang asawa. Ngunit ang imbestigasyon ay mabilis na nahimay ang kaso. Ang testimonya ng isang matandang kapitbahay ay nakatulong din. Ginamit ni Alejandra ang kanyang katungkulan upang makakuha ng pinakamalakas na bisa ng pampatulog na tanging doktor lamang ang pwedeng makakuha nito. Nalalo pang nagpalakas sa ebidensya at nakatulong na maikonekta kay Alejandra ang brutal na pagpaslang sa kanyang asawa. Ang mga CCTV footage ay nakatulong rin nang malaman na si Alan ay nawala mismo sa bahay nito. At ang isa pang rason ay ang paglabas ni Alejandra dala ang maleta ay nakita din sa CCTV footage. Taong 2014, ikasampu ng Disyembre, si Alejandra ay naharap sa sentensyang habang buhay na pagkakabilanggo para sa pagpatay ng brutal pati na sa balak na pagtago sa katotohanan. Gayun din, ang paggamit sa posisyon niya bilang doktor para sa isang krimen. Walang nakatulong sa kanya upang makatakas sa ibinigay na parusa. Kahit na ang kanyang ama na gumamit na nga ng mga koneksyon at pagsusuhol upang mailigtas lamang ang kanyang anak sa mga hinaharap nitong kaso. Ang tanging nagawa niya na lamang ay itago ang trial sa publiko at media upang maiwasan ang publicity. Gayunpaman, ginagawa niya lamang ito para sa kapakanan ng kanyang karera dahil sino nga naman ang magpapagamot sa isang psychiatrist na nagpalaki ng isang mamamatay taong anak na matagal nang may problema sa pag-iisip at hindi man lamang nagamot ng sariling ama na sikat sa larangang ito.
Ang kaso sa pagkamatay sa unang asawa ni Alejandra ay naungkat din sa unang paglilitis. Gayunpaman, dahil nga ilang taon na ang lumipas, ang ebidensya ng kasong iyon ay hindi na nahanap. Ang bersyon naman ng ama ni Alejandra ay sangkot sa kasong nangyari ay kinonsidera. May mga suspetsya na siya ay kasabwat ng kanyang anak, pero wala silang mahanap na matibay na ebidensya na magdidiin dito. Makalipas ang ilang apila mula sa pamilya ng biktima, ang sentensya kay Alejandra ay nauwi sa kaparusahang kamatayan. Si Alejandra ay tinanggalan din ng karapatan para sa posibilidad ng retrial. Ang bahay at lahat ng ari-arian niya ay nararapat din na mapunta sa pamilya ng biktima, ngunit sinabi ng pamilya nila na hindi ito ang bagay na makakapagpagaan ng kanilang kalooban dahil ang taong nawala sa kanilang buhay ay hindi na muling maibabalik pa. Masasabing si Alejandra ay isang malupit at wala sa tamang pag-iisip na babae. Siya ay may proteksyon dahil sa impluwensya ng kanyang ama at ginamit niya ang katungkulan upang maisagawa ang kanyang mga kabaliwan na tumapo sa buhay ng dalawang lalaking minsan siyang minahal. Kung sana nakulong si Alejandra sa unang krimen pa lamang ginawa, maaaring buhay pa sana ngayon si Alan. Ngunit nasa huli nga ang pagsisisi. Sa kwentong ito, nagbigay aral sa atin na ang totoong itsura ng kasamaan ay hindi makikita sa itsura ng isang tao. Maaaring maakit tayo sa panlabas na kagandahang taglay na isang tao, ngunit sa huli ay may nakatakip pala itong maskara at sa likod nito ay ang kapahamakan na naghihintay sa atin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po ay nagustuhan nyo ang ating kwento sa araw na ito. Kung bago lang po kayo sa aking channel, ay don't forget to like at subscribe para updated po kayo sa aking mga susunod na video. Salamat po sa inyong lahat. God bless you all. See you in my next video. Ako nga po pala si Myla at ito ang Myles Crime Story. Myles Crime Story. Hello everyone, ako nga po pala si Myla at welcome sa aking channel. Sa aking channel ay isasalaysay ko ang mga true crime story na nangyayari sa buong mundo. Kung gusto niyo po ang mga ganitong kwento, ay help me to like, subscribe, and click the notification bell para updated kayo sa aking mga susunod na video.